Yo, what's up mga ulokong? Ito na, bagong Cabal video na naman dito sa KaniJoe TV. Ayun. And guys, no? Ang gagawin natin dito mga ulokong, magbibigay ako ng mga konting tips sa inyo guys dito sa Cabal. Para hindi agad mapatay yung karakter nyo kapag nagda-dungeon kayo. Kahit na mag-solo dungeon pa kayo. Tsaka dun sa PvP din. And hindi agad mapapatay yung karakter nyo or mahirap patayin. And pag-uusapan natin yan mga ulokong, no? Nga pala, kung napadpad ka lang dito sa video na to, nakita mo, hindi ka man nakasubscribe, ano pang ginagawa mo, isubscribe mo na yan with the notification bell para kapag nag-upload tayo ng bagong video, eh lagi kang nanonotify. Ayun. Nga pala mga ulokong, kung sakasakali na mapaabot natin ng at least 100 likes itong Cabal video natin ngayon, eh siguradong-sigurado gagawa pa ako ng another Cabal video para sa inyo mga ulokong. Ayun. Kaya kung okay lang, paabutin po natin ng kahit 100 likes lang itong video na to. Yung simple likes nyo na yun ay sobrang laking tulong. Ayun. Kaya ayun guys, no? Bago tayo mag-umpisa dun sa topic. By the way, quick video lang to. Hindi na tayo magda-dungeon. Okay, saglit-saglit na topic lang to. Kaya pag-usapan muna natin, no? Ano nga ba yung defense rate at saka yung attack rate? Tapos, ano nga ba yung evasion at saka accuracy? Ayun, bakit kailangan pa natin pag-usapan yon? Eh kasi, medyo relate yun dito sa topic natin ngayong araw, mga ulokong, para hindi kayo agad mapatay sa dungeon at saka sa PvP. Or at least mahirap patayin yung karakter nyo. Mga ganun yung aim natin. Ngayon guys, pag-usapan natin, ano nga ba yung defense rate? Ano naman yung attack rate? Ayun, para dun sa mga bago-bago lang sa Cabal at saka dun sa mga hindi alam kung ano yung meaning nun. Eto yun guys, yung defense rate, yun yung block. Or chances of block guys. Kumbaga guys, parang medyo katulad din ng miss. Kaya lang, yung miss kasi hindi tumama. Yung block guys, tumama. Tumama yung incoming attack sa inyo, pero nasa lag. Walang damage. Yun yung block, yun yung defense rate. Ayun, ang pang-counter sa defense rate is attack rate. Ayun, yung attack rate guys, yun yung pang-counter or pang-neutralize sa block or defense rate. Kumbaga guys, yung dalawang stats na yan is nagaganyanan lang yan eh. Ayun. Tsaka guys, yung attack rate at tsaka defense rate, madali lang mag-gain yan. Kahit dito lang sa mga stats guys, dito sa strength or int or dex, nakakakuha ka na ng ganyan eh. Plus pad guys, dun sa mga items pa. Okay, may automatic defense rate, attack rate na yan. Okay. Tapos guys, dun sa mga attributes pa, diba dun sa mga slot, ayun. And guys, madali lang, kumbaga guys, basically madali lang mag-gain yung attack rate, defense rate, tapos nagko-kontrahan lang sila. Ayun. Ngayon, pasok tayo dun sa evasion. Ayun, ano yung evasion? Evasion guys, yun yung chances of miss. Kumbaga, yung incoming attack sa inyo, hindi tumama. Yung kumbaga, kung yung defense rate tumama pero na-block, yung evasion, hindi tumama. Walang damage. So, yun yung evasion. Ngayon, ang pang-counter sa evasion, guys, is accuracy. Yun. Yung accuracy, guys, yun yung pang-counter at pang-neutralize sa evasion. Ganun, guys. Ngayon, ang tanong, madali ba nagigain ang evasion at saka accuracy? Yung evasion, guys, madali lang nagigain. Pero yung accuracy, hindi. Ayan, kaya ngayon, ano yung tips ko dito, mga ulokong? Magparami kayo ng evasion. Ayan. Kasi yung evasion, yung pang-counter sa evasion, which is accuracy, hindi pinapriority. Or, kumbaga guys, hindi madaling i-gain sa isang character. Ayun. Pakita ko yung set ko, mga ulokong, ha. Ito yung simple tips ko dito. Kumbaga guys, pang-masa tips lang to, ha. Hindi ako yung player na, gamer na, ano, pay to win ba yun? Ayun, pay to win yung naglo-load, tapos mamaw na yung character ko. Hindi ako nag-enjoy pag ganun, mga ulokong. Gusto ko, sariling sikap talaga. Ayun, papakita ko yung set ko. Pang-masa tips lang to, ha. Ito, ha. Tignan nyo to, guys. Itong armor na binili ko, guys. Ito. Nilagyan ko ng, yung pinili ko na armor dito, guys, yung slotted na may plus 500 evasion. At saka yung, tapos nilagyan ko ng laman, guys, yung evasion, guys. Okay. Pinarami ko yung evasion. So, 600 points ng evasion na ako dito. Tapos dito pa, guys, dito sa Epaluette of Guardian, plus 300 evasion. Plus, dito pa sa boots, guys. Okay, yung boots na nagdadagdag ng 500 evasion.
Tapos guys, nilagyan ko rin ng laman. Maganda guys, sana 2 slot sana eh. Hinahanap ko kasi dito yung 2 slot na sana na may evasion na attribute talaga. Tapos lalagyan ko dalawa guys na evasion pa na scroll. Kumbaga guys, ang plano ko dito sa character ko, yun dito kasi sa Cabal Mobile medyo mahirap yung alts eh. Kumbaga, yun talaga yung priority ko pa eh. Pero guys, ito sana yung plano ko. Okay, dito sa armor, evasion ang ilalagay ko dito. Mas maganda yung 2 slot. Tapos evasion, tapos evasion attribute pa. Tapos dito sa boots, evasion din. Parang same din dito. Tapos dito sa the rest guys, puro attack na nun. Dito sa helm, critical damage. Dito sa gauntlet, critical na rin siguro. Tapos dito sa weapon, critical. Tapos guys, dito sa mga ring, critical rate. Tapos guys, dito sa amulet, baka ano na rin, mga critical na rin siguro dito guys, amulet of pain. Tapos guys, dito sa mga bracelet ito, baka mga lifesteal or bump break ang ilalagay ko dito. Baka ganun ang setup ko dito, kaya lang guys, as of now, konti pa lang yung alts ko eh. Pero inumpisahan ko muna dito guys, sa evasion muna. Okay? So ito guys, bumuo kayo ng ganito mga tol. Ito yung tips ko dito. Mahirap patayin to sa dungeon guys, at saka sa PvP. Kasi guys, kung halimbawa sa PvP, ayun, halimbawa may kalaban ako guys, sobrang taas ng evasion rate ko. Ang kailangan gawin ng kalaban ko para yung may chances siya na tamaan niya ako is tapatan niya ng accuracy points niya yung evasion points ko. Ganun ang mangyayari mga tol. Tsaka guys, lalo na dito sa gladiator, medyo makunat yung gladiator eh. Lalo na may pang-heal pa ako, makunat na, may pang-heal pa. At kumbaga guys, ang ganda lang ng isipin guys na ang kunat na ng karakter ko, ang hirap patawaan. Ganun mga ulokong. At saka dito guys, dahil mataas yung evasion rate ko, madali lang ako nakakapag-solo sa dungeon. Kahit na medyo laki lang ako ng damage, which is winoworking out ko yan. Yun yung mga isusunod ko, damage build na. Ayan. Pero guys, mahirap naman to daasin yung karakter ko. Ayan guys, trust me, sobrang kunat niyan mga ulokong. Sobrang hirap patayin niyan sa dungeon. Ayan, yun yung mga simple tips guys. Kumbaga guys, katulad ng sinabi ko kanina, yung accuracy, yung pang-counter sa evasion. Pero ang problema guys, yung accuracy guys, is hindi yan pinapriority ng mga player. Walang character or player na nagpa-priority ng accuracy. Ayun, halimbawa guys, dito sa mga items, mostly dyan sa mga yan, dead blow yung mga yan, o kaya amp, ganun yung mga, pero walang accuracy yung mga ulokong. At saka mga ulokong, yung accuracy, nagiging lang yan sa mga buff, mostly. Ayun, okay? Tapos mga pili-pili pa. Ayun, halimbawa, ito guys, itong buff ko na to, dito sa skill ko. Yan lang yung chances na magka-accuracy ako. Ito guys, plus 300 accuracy lang. Ito guys, buff lang to ha, tapos pansamantala lang siya. Ewan ko lang doon sa mga ibang klase, siguro yung archer, meron din natin pandagdag ng accuracy. Pero pansamantala lang yun, mga buff lang yun, mga ulokong. Pero yung permanent stat talaga na accuracy guys, tapos nakukuha sa mga items, medyo mahirap siya. Ayun, kaya mas okay siya pang laban guys sa PvP. Ayun, mataas yung evasion mo. PvP, boss, at saka doon sa mga monster, high evasion guys, one of the best or maybe the best na defense para sa akin mga ulokong. Kasi nga mahirap i-gain yung pang-counter sa evasion, which is accuracy. Ngayon mga ulokong, punta tayo sa Bloody Eyes. Kasi papakita ko kung gano'ng kamura yung ano, yung scroll nun. Kung ikukumpara dun sa critical damage na scroll. Okay, dito tayo ha. Dito sa vending machine. Okay, ito. Okay, ito yung scroll dito. Ito ha, scroll ha. Tingnan natin yung sa scroll guys. Sa evasion. Ito, high. Okay, 100K alts lang. Ayun, tingnan ito. 100K alts lang mga ulokong. Sobrang mura-mura lang yan. Kung ikukumpara doon sa 35 million yata yun, no? 30 million. Ewan ko guys, ilan yun. Tingnan natin ha. Tingnan natin sa critical damage. Ito guys, tingnan nyo yun doon sa critical damage. Ayan guys. Puting kiti, ganyan yung presyo, malabo yung mabili to. Ano yung 3 billion? Naku po naman, ayun, hanapin pa natin. Tsaka yung mga amp. Grabe yun, no? Grabe mamahal mga idol. Pero yun guys, no, yung tips ko sa inyo. Ayun,
Maganda guys, mag-umpisa muna kayo dito kasi ito murang-mura lang 'to eh, tapos very very useful guys, lalo na dun sa mga mobs. And sigurado guys, kapag nakaganito na kayo na setup, ito guys, halimbawa itong armor na may mataas na evasion, tapos ito evasion pa. Ayan guys, kapag sobrang taas ng evasion niya guys, sobrang useful noon guys sa mobs. Ayan, ang hirap patayin nung sa inyo. Ayan, sigurado yan guys, no? Pumapalag-palag kayo sa dungeon, tumatanker kayo. Kasi mahirap kayong patayin sa dungeon. Tapos sa PvP pala, nakalimutan kong sabihin kanina, kapag sa PvP, ayan, ang chances lang na tatamaan kayo ng ka-PvP nyo is kapag naka-combo. Ayan, kapag mataas yung evasion nyo ha. Pero kapag naman guys, no? Hindi naka-combo yon guys, tapos ang taas ng evasion nyo, mababa yung accuracy ng ka-PVP nyo. Mahihirapan siya tumama sa inyo, mga idol. Ayun. Ayun, ganun ang mga mangyayari guys, no? Kaya, ito guys, okay to. Okay tips to. I-try nyo na yan, mga ulokong. Yeah boy. Ayun guys, no? Kaya yun, mga ulokong, maraming salamat sa lahat ng nanood dito sa simple na kabal video natin ngayong araw, mga ulokong. Kaya yun guys, no? See you sa next video natin. Yun lang po. And out na ako.